Isa po sa gustong-gusto ko po sa Bible ay yung practicality po nito. Especially when you read the book of Proverbs o yung mga proverbio, you know? Ito po ay yung mga pang-araw-araw natin na mga small things, you know, sa buhay natin. Marirealize mo pag binasa mo, teka, nangyayari sa akin to ah. You know what? Especially po sa part po namin, yun pong mga taong lumalapit lang sa iyo pag may kailangan. Di po ba nag-vlog ako? Sinabi ko po dito dati na may nangutang. Naaalala lang kami pag may kailangan. You know what? It's in the Bible. At ang nalagay doon, the wicked will borrow and they will not return it. Eksakto po ba? So, alam po natin yon. Kaya ang Bible, very practical. That's why sabi ko po sa inyo kanina, ang Proverbs ay ito po ay tumutukoy. Karamihan po ng nakapaloob sa mga proverbio ay nasasaksihan natin sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Kaya po Proverbs ang ating main verse. Don't worry, isang verse lang po tayo. Proverbs 29:25. We will magnify this verse, then we will try to look at the big picture. Paano ba ito nangyayari sa pang-araw-araw? Tignan po ninyo ha, isang verse, pwedeng mangyari sa'yo, pwedeng mangyari sa kanya, pwedeng mangyari kahit kanino, at sa iba't ibang lugar pa, no? Iba't ibang situation, iba't ibang location, kamo na, sa iba't ibang lugar, iba't ibang phase ng buhay, iba-ibang context ng buhay, pero nangyayari. Proverbs 29:25. Ito po ang nakasaad sa salin po ng New Living Translation. Ito po yung NLT. Basahin natin. It is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Nagalugin nga natin ang paraphrase po, no? Mapanganib kung iisipin mo lagi ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero kung magtitiwala ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay lalaging ligtas. Ano ba bang ibig sabihin ito? Marami pong mga tao ngayon ang naka-develop ng tinatawag na parang low self-esteem. Sapagkat nung mga bata pa po sila, they were being bullied at school. Sila po ay tampulan ng mga tukso. Like for example, may diferensya sa ilong, may diferensya sa mata. You know what? May kaklase po kami during our elementary days. Napakataba po niya. She was very fat. And at one time, tinanong ng teacher namin, bakit daw si Blank ay hindi na pumapasok? And then, sabi ng nanay niya, pinipilit po namin, and yet nag-decide siya na wag na munang pumasok ng year na yon. Literally po, tumigil po siya ng year na yon dahil pabubuli. Ang ginawa na lang po, nilipat na lang po ng eskwela. Pero that year yata niya tinuloy, hindi niya tinapos. Nakita po ninyo ang danger niyan. At nung lumaki po siya, napunta po siya ng Canada. And then, nagkita po kami after ilang years. Sabi ko, ibang-iba ka na ngayon. Tapos sabi niya ganyan, I just realized na punta akong Canada, kung iisipin ko ang sasabihin ng ibang tao sa akin, walang mangyayari. Binubuli ako, ano ngayon? Pero konti po ngayon, pumayat na po siya ng konti. Hindi na po katulad ng dati. Pero ano nakikita natin dito? May natutunan siya sa buhay na kung iisipin mo, sabi niya, yung mga sasabihin sa iyo lagi ng ibang tao, walang mangyayari sa iyo. Di ba? Huwag mong iisipin. Tulad din ng paglilingkod sa Panginoon, iba-iba po ang paraan ng paglilingkod natin. Sasabihin nila, o ito tamad, o ito ganyan. Hindi po, akala mo lang tamad siya, pero yun ang paraan niya ng pagsiserve. Halimbawa, nag-share ng good news, ganyan. Maganda nga, hindi sumasama sa institutional churches. Mas maganda po yan, sarili mo yung lakad mo to share Jesus. Hindi po ba? Ano po ba ang concern natin dito? Yung laging iniisip yung sasabihin ng iba. Halimbawa, kung ikaw ay isang may-ari ng isang company, tapos
Siyempre may mga hinahawakan kang tao. Ngayon, ang mangyayari ngayon dyan, para hindi mo ma-displease yung iba, ang gagawin mo, maski may kompromiso, nagagawa mo. Para lang walang masabi yung iba. Alam po niyo, mali po yun eh. Hindi ka dapat mag-compromise. Kung alam mo tama yung gagawin mo, gawin mo. Regardless ng sasabihin ng ibang tao. Nasa Bible po yan eh. No? Tulad ng sabi ng classmate ko dati, ano nga ba ang mangyayari kung iisipin niya yung mga sasabihin sa kanya? Tinanong ko siya, anong epekto sa iyo dati? Umiiyak ako, namiyak. I was bullied and all that. And yet, sabi niya, I come to a point of realization, napunta na siya ng Canada. Then doon, wow, parang kang reborn. Parang bagong buhay ka, kapo, ibang iba. So nakakaano po yung self-confidence. No? It's something from the Lord also. Kasi ang binibigay po nito, dangerous talaga yung magiging concern ka doon sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Amen? You know what? You are unique. Ginawa ka ni Lord na ganyan. So, be like that. Be like that. You know? Huwag mo ikahiya. Ikaw ay special. Ikaw ay beloved, Jesus. Alam mo, nung naging Kristiyano po tayo, alam ni Jesus, iba-iba po tayo. Kung siya ganun, ikaw ganun ka, ito yung paraan niya, ito yung paraan mo naman, hindi po pare-pareho, pero lahat kayo acceptable because we belong to the body of the Lord Jesus Christ. Dito po sa mundong ginagalawan kasi natin ay punong-puno po ng kabagabagan o yung mga hilahil, mga kalungkutan, mga problema, mga ganyan, no? At saka siyempre yung kawalan ng pag-asa. Totoo po ang lahat ng mga ito sa mga unbelievers lamang. Yes, tignan po ninyo. Totoo po may mga hilahil, kabagabagan, pero ito po ay mas totoo sa mga unbelievers lamang. Tayo po mga believers ay may bago na pong kaisipan. Tandaan niyo yan ha. Tayo po mga believers ay may bago na pong kaisipan, katauhan at karapatan bilang mga anak ng Diyos. Kaninang umaga po, I was talking to one of our relatives. Kinumusta ko po yung anak niya na may sakit. At sabi naman niya, sa biyaya naman po ng Panginoon, okay naman na po siya. Sabi ko na lang po sa kanya, importante magaling na si pinsan at maganda po naman dito na i-share ko yung pagmamahal ng Panginoon. Ituon natin kay Jesus, sabi kong kaisipan natin. Huwag nating iisipin yung kung ano yung pangit, no? Minsan ang dali lang sabihin pero ang hirap pag nandun ka na sa situation, no? Pero ang sabi ko, tama po yun auntie ka ko. Bale, auntie ko po siya. So, itaas po natin lahat sa Panginoon. Kaya, tingnan po natin dito. Bago po pumaitaas patungong langit ang Panginoong Hesukristo, siya po ay taus-pusong nangakong hinding-hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ito po ay nakatala sa Matthew 28:20. I will never leave you nor forsake you. Amen? Ngayon, atin pong himayang mabuti ang Kawikaan 29:25. Ito nga po, yung it is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Okay. Number one, kung minsan po, mas pinapaniwalaan natin ang pangako ng mga tao. Tama po ba? Halimbawa, takot tayo na baka pag-usapan tayo ng mga tao, chismis. May kasabihan nga, chismis is my business. Chismis, chismoso, chismosa. Ha? Takot tayo na baka pag-usapan tayo ng mga tao. Ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Kung nasa Panginoong Hesukristo ka na, yung mga chismoso at chismosa, let them. Pero kung may time ka, i-chismis mo sa kanila si Jesus, na mahal sila si Jesus. Susunod halimbawa, yung mga tao na grabe ang tiwala sa doktor kung may karamdaman, mas pinagkakatiwalaan na nila yung doktor kesa kay Jesus. Hindi po ba? Kasi ang doktor, tao rin po yan. Kaya kung may sinabi ang doktor na sakit mo, hindi ko sinasabing huwag mong paniwalaan, pero isangguni mo muna kay Jesus. Lord, by your stripes, I am healed. Alam ko, ako po ay mahal mo. Lahat ng sakit ko, pinagaling mo na.
Susunod na halimbawa, takot matanggal sa trabaho kung hindi susunod kay bossing. Okay? Na minsan kahit may pinapagawa na yung bossing na mali, tango lang tayo ng tango para hindi lang maalis sa trabaho. Ito po yung compromise o yung kompromiso. Tandaan mo, pag believer ka, kung alam mong mali, huwag kang susuong, huwag mong gagawin. Okay? Takot na mapulaan o mapagtawanan dahil sa itsura, dahil sa anyo. May sasabihin ako sa inyo, yan ang mukha mo, ganyan kang create ni Jesus at meron siyang purpose sa iyo. Okay? Mahal na mahal kanya. Okay? Ito pa, susunod. Takot na mapulaan o mapagtawanan kung may dalang Bible at nagba-Bible studies. Unang-una, ang tatawa lang naman dyan yung mga unbelievers. So, let them. Pero, I suggest, kung tumatawa sila, kausapin mo, alam mo, may babahagi ako sa inyo. Itong tinatawanan yung ito, mahal na mahal kayo. Kasi kung tinatawanan ka nila, hindi na ikaw ang tinatawanan nila, si Jesus mismo. Amen? Amen. So, ibahagi mo si Jesus sa kanila. Tapos, may mga tao rin na takot sa nakaraan o yung bandage. Meron bang pangit na nakaraan ang buhay mo? May pangit bang nakaraan ang pamilya mo na ikinahihiya mo? Huwag mong gagawin yan. Lalo na kung mga magulang mo, huwag mo silang ikahihiya. Kasi, alam mo, ang mga magulang mo, darating ang panahon na yung mga upuan na lang nila ang makikita mo kasi wala na sila doon. Yung inuupuan ng tatay mo, na dating kinakahiya mo, yung inuupuan ng nanay mo, na dating kinakahiya mo, makikita mo na lang yung mga upuan nila. Kasi wala na sila, yung mga damit nila. Alam ko po ang sinasabi ko. Hindi naman po sa, hindi ko po ikinahiya kailanman ang mga magulang ko. Pero pag nakikita ko yung mga upuan nila, na inupuan nila, pumapatak ang luha ko. Pero alam ko na kay Jesus na po sila dahil mga Christian po sila. Tumanggap kay Jesus. Okay? So wag mong ikakahiya ang nakaraan mo, kung ano yung family mo. Nilagay ka ni Jesus dyan, may purpose siya sa'yo. Okay? Okay, susunod na point, si Kristo po ay namatay at muling nabuhay upang tayo pong mga mananampalataya ay sa kanya lamang magtiwala ng lubos. Kanino ka ba nagtitiwala ng lubos? Sa tao ba? Naku, wag na wag mong gagawin yan dahil nakakahiya naman po sa Panginoong Jesus. Ano po? Okay, tapos na po sa atin ang lahat ng mga issues sa buhay. Tandaan mo, 2 Corinthians 5.17, kung sino man na nakipag-isa na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Wala na yung mga dating pagkatao niya. Kung ano man yung mga issues mo dati, bago ka nang nilalang ngayon. Tapos na yon, hayaan mo na yon, let go mo na yon. Okay, maski pagchismisan tayo, siraan o kutsain, alam nating tayo ay malinis at katanggap-tanggap na sa harapan ng Panginoong Jesus. Okay? Na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Paano siya nag-alay ng buhay sa atin? Sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Okay, susunod. Si Jesus po ang ating best doctor ever. Kung may sakit ka, bago ka tumakbo sa doktor, tumakbo ka muna sa the best doctor, the Lord Jesus Christ himself. Letter C, kahit matanggal tayo sa trabaho, okay lang. Alam naman nating tayo ay nasa katuwiran. Si Jesus ang ating big boss. Jesus is our big boss. Okay? Letter D, magtawa man sila o pulaan man tayo, ang mahalaga ay ang pag-ibig at ang hindi nagbabagong pagmamahal ni Jesus sa atin. Huwag nating papansinin yung mga tumatawa sa atin, lalo na pag may mga Bible study tayo. Hayaan po natin silang magtawa, pero pag may time po kayo, kausapin niyo po sila. Malay niyo, yung pinagtatawanan nila balang araw, gagawin din nila. Okay? Sasama rin sila. Masasabik din silang maki-Bible study sa atin. Mm-hmm. Okay, ang nakaraan ay tapos na po. At ibinaun na sa Kalbaryo ng sumigaw ang Panginoong Hesukristo ng napakalakas. Ano yon? Tetelestai. It is finished. In Tagalog, naganap na. O yung pala, naganap na. So hayaan mo na. Tapos na. Tapos na yung mga issues mo sa buhay. Lahat ng yan, kinuha na ng Panginoong Jesus. May bago ka ng pagkatao.
Kay Jesus po ang lahat ng papuri. Amen. To God all be the glory. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, maluwalhati kitang ini-invite, and I ask you to share this video, and I know many will benefit from it. Especially, I know many people are still dealing with their own issues. They're still dealing with their own prison. You know what? Kailangan nilang marinig ang mensaheng ito. Thank you very much po muli. And as always and forever, Jesus truly loves us all.